Binabanatan yung tauhan ninyo. Wala man lang ni isa sa inyo, tumawag sa kanya na, hoy, sagutin mo itong mga banat laban sa iyo. And then, inibistigan nyo sana yung pagkatao niya, kung tama yung allegations against him. Tapos, sa paggawa nyo yung investigasyon, wala kayo nakitang basehan, then you should have written a letter sa Tribune. Did you do that? Did you wrote Tribune a letter para sabihin na inimbestigahan based on the article we read in the Tribune, so and so, so and date. Ito yung investigation namin. Ito yung result. Tapos, padala nyo sa ano? Sa Tribune. Para masulat din ang side, not only the side of Mr. Cato, but the side of the DFA as a whole. Hindi yung keep quiet lang kayo, parang pinapayagan yung banatan to ng banatan, tahimik ng palaki ng tahimik. Maaari po akong magsalita. Senator magsalita na po kayo. Ang pangalan ko po ay si Tony Morales. Alam na po namin. Undersecretary po sa administration po. So lahat ng bagay na may kinalaman sa mga pagkakamali, pagkukulang, paglabag sa batas ng sinumang tauhan ng Department of Foreign Affairs ay sa amin pong opisina bumabagsak. Para lang po linawin, hindi po kami natulog sa kaso ni Congen Cato. Nang nalaman po namin ang mga balita pa lamang, kahit na... So nabasa niyo po yung mga article against him? Oo, nabasa po namin. Ilang articles po nabasa niyo against him? Hindi ko po nabasa lahat. Okay. So what did you do immediately after? Meron po kaming Office of Public and Cultural Diplomacy. Sila po ang sumagot at sinabi po na... Sumagot saan po? Sumagot sa Tribune? Sa isa pong pagpupulong sa isang press conference. No, what I'm trying to say, sir, is sumulat ba kayo sa Tribune para ibigay yung side ng DFA side ni Mr. Cato para sabihin na para sa kalaman nyo, Daily Tribune, kami po ay nag-imbestiga at base sa aming pag-imbestiga, ito pong aming napatunayan o nakita at aming natanto na may mali po sa inyong pagsusulat. Something like that na dapat ginawa nyo, sinulatan nyo ang Tribune. Sa kasalukuyan po, hindi po namin sila nasulatan sapagkat nagsasagawa po kami ng masusing investigasyon bago po natin. Gaano katagal na yung series? How long? Ilang buwan? Your Chair, we started writing about it September. September, and then kailan po natapos? Ilang series po ito? Kasi continuing yung case, Your Chair. September, so hanggang kailan po? September 20? Siguro mga hanggang January. September, October, November, December, January. 2024, so 4 months ito, sinusulat, sa loob ng 4 months, hindi ka nakapag-imbestiga? Para malaman nyo kung totoo, kasi kung totoo, sibakin nyo na agad. Ano pang inihintay nyo? Actually po, noong... No, sir. 4 months na siya sinusulat. Ngayon, mag-iimbestiga kayo bilang nakataas, under siya sa inyo eh. So doon sa 4 na buwan, dapat meron na kayong ginawang action based doon sa inyong ginagawang investigation. So kung kinakailangan siya sibakin. Kasi tama nga si Senator Alan Peter Cayetano na hindi lamang si Cato dito ang nalalagay sa alanganin, kundi yung imahen ng DFA and then the Philippines as a whole doon sa mga taga-Italy. Sabi ni Ma'am Joanna, isasampa pa lang ang kaso versus dapat naisampa ng kaso because this has been going on for a long time. Kung naging maagap siguro kayo, baka hindi nakapanloko to, baka left and right ng warrant of arrest ng taon to. Dapat. Ba't pumabagal ang NBI, sir? For answer, on my end, for the 13 complainants that I had, have, Your Honor, I was only able to receive the certification from the DMW regarding the verification from the DMW only on December 28th, Your Honor. Although they sent another certification earlier to another agent who is holding, I think, 15 complainants, Your Honor. So, in fact, we will be able to file probably anytime today the case if the some complainants. So when was it filed, sir? We can file the case anytime, Your Honor. Dapat po na i-file yan, no? 10 dekada. Dapat noon pa po, Senator. Ang tagal na naming naghintay. Ang dami naming update sa DMW. Naghintay kami dito sa Hong Kong hanggat nakatanggap din ng mga Hong Kong victims dito sa Hong Kong ng demand letter.
galing sa opportunities abroad na sulat ni Attorney Neri po sa amin. Tinatakot po kami na pag tumuloy po kaming maghingi ng refund sa aming ibinayad sa kanila, magbabayad daw kami, daw po kami ng danyos na 500,000 pesos sa pagpipumilit po namin na i-refund yung pera namin sa kanila po. Okay. Tinatakot po po. Ma'am, sandali. Call to order, sandali po. DMW, yung peso ay nagagamit nitong si Mabatid. Hanggang ngayon, even while we speak, yun po yung pagkakaintindi ko. Yes. Bakit po, ma'am, sandali po, bakit hindi niyo po tinatawagan, sabi niyo, meron kayong coordination sa peso. Bakit hanggang ngayon, kung meron kayong ginagawang coordination sa peso, tuloy-tuloy pa rin yung pakikipagtulungan, lumilitaw nitong peso sa kanya? To be honest, Mr. Chair, yun nga po ang hindi namin maintindihan din eh. Bagamat aktibo po yung aming programa against sa mga ganyang mga seminars ni Ninyo Mabatid at patuloy po ipakikipag-ugnayan ng aming mga regional offices, patuloy din yung kampanya ng mga peso. Hindi ko alam kung bakit ba sinusunod ng peso yung mga suggestion ni Nina kesa sa kanya gobyerno ng DMW. Bakit hindi nyo po bang pwedeng sampahan ng kaso si Ninyo Mabatid? I mean, kaso itong mga taga-peso na tumutulong kay Mabatid? Meron na rin po kami idinamay na mga peso, lalo na sa pagsasampan ng illegal recruitment. Ilan na pong taga-peso ang inyong sasampan na kaso? Yeah. Meron na po kang dalawa na sinampahan ng illegal recruitment dahil po sa ugnayan ng peso sa mga ganito. Sino po ito? Sino itong dalawa? Can I see the record? Can I see the case? Sige po, isi-share po namin, Mr. Chair. Kasi tuloy-tuloy ang pag pre-recruit niya at palagi nagagamit yung peso. Kung talaga gusto niyo po, sir, pwede kayo pumunta sa DLG, NBI, PNP. Mukhang mabagal po ata ang inyong aksyon. Base po sa sinasabi nung si Ma'am Joanna Concepcion, parang sinisisi po kayo. Mukhang mabagal po ang aksyon niyo. Yun po kasing activity na ginagawa nitong si Miss Mabatid ay medyo technical. It borders on student visa. Wala po kayong makikitang dokumento na sinasabing nag-o-offer siya ng employment abroad. Ang dokumento pong pinapakita niya, lahat is student visa. At hindi po siya nagkakandak ng mga offers doon sa kanyang mismong opisina. Gusto po namin ipasara lahat ng opisina niya. Nagkandak po tayo ng surveillance. Kaya lang ni isang witness, wala po makapagturo na nagre-recruit siya doon sa opisina niya. Lahat po sa labas. Sa labas ng bansa na kung saan hindi po aabot yung ating jurisdiction. At yung sabi niyo po mismo, hindi ba recruitment yun? Yung nasa entablado siya at nananawagan siya ng mga aplikante na mag-apply sa kanya for student visa and then yung pala trabaho ang Mr. Chair, ang kanya pong talagang advocacy ay student visa, yung po kanyang ino-offer maski po sa mga seminars, no? Pag nag one-on-one na lang kayo, doon na lang lalabas po yung employment track na kanyang sasabihin. So, hindi kayo gagawin entrapment operation, gamitin niyo po NBI o PNP. Ginawa na rin po namin, Mr. Chair. Meron kayong ginawa entrapment operation, sana nakulungan. Wala nga po kaming nakuhang witness, wala nga po kaming nakuhang ganyang eksaktong kuha kasi nga po magaling din siyang lulus. Libo po ang mga naloko na niya. So, you mean ni isa doon? Sir, ma'am, sandali. Sana man lang, pag nabalitaan nyo na meron siyang gagawing recruitment sa isang venue, di magplanta kayo ng isang tao doon, magpanggap na aplikante. And then, pasutin nyo ng mikropono, tapos pagpalitan na ng pera, posasan agad, entrapment operation tawag mo, nakakulong na sana ito. Di ba, sir? Yes po. We will heed the advice po, Mr. Chair. We will ang tagal na po, di kipag ginawa. Kaya maubusan tayo ng oras. Thank you po. I do agree with you na dapat ang kaso nito mas mabigat, hindi lang po istafa. Kasi pag pag nagre-recruit po siya or sa kanyang venue ng mga aplikante, ang promise niya talaga is job eh. At saka tama naman po kayo, sino ba naman yung OFW na may edad na o pera na ng student visa para mag-aral sa abroad, samantalang okay naman yung kita niya sa abroad, ba't kailangan pa niya babalik sa pag-aral para pagkatapos mag-aral saka siya kikita? So it doesn't make sense. So kung tutuusin,
eh dapat talaga DMW, kayo dapat ang nasa forefront nito to make sure na hindi siya makapanloko ulit. So like I said, dapat sir, kayong unang-unang kuma-action dito. Pwede naman kayo magplanta ng mga ano, aplikante na para in-trap to. Andiyan yung NBI, nandiyan yung PNP. Pwede naman sir kung gusto niyo sir. Di ba? Hindi ako naniniwala na sinasabi niyang bibigyan ka namin trabaho one-on-one. Sa libong yan, isa-isa niya, hindi. Sinasabi niya kuminsan bulgaran, harap-harapan na magbibigay siya ng trabaho kapalit na student visa, pero pagdating mo dun sa abroad, magtatrabaho ka. Yan sinasabi niya po sir sa mga venue. Kapag siya po ay nag-re-recruit, naghihikayat. So NBI, merong mga complainant dito. Ilan pong complainant natin dito? So lahat ng complainant, kung willing kayo, ngayon na mismo, sasama namin kayo papunta sa NBI para makapag-file ng kaso, imamonitor namin. Okay? So, ganun siguro NBI? Yes, sir. And then sabi niyo po, meron ba kayo ipa-file na kaso ngayon? Yes, sir. For as long as the complainants will be with us, Your Honor. Because we'll file it before the Department of Justice. Okay. Bukod pa doon sa mga nakapending na complaint, yung mga nandito, papailan niyo na mismo. Yes, Your Honor. I met some of the complainants, Your Honor. They are, some of them, or most of them are my complainants, actually, Your Honor. Okay. Sige. For now, isuspend ko muna yung sa, ano, dito yung kay Mabatid case kasi meron pa tayo isang kaso na anong kaso ka? Tungkol sa Alpha Assistenza. Ito. Okay. Doon sa mga kaso ni Mabatid, sa susunod na hearing, tatawagan po namin kayo. And COMSEC, yes, before na po nating reactions yung mga complainants, like I said kanina, I'd like to recognize the presence of Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano, meron ho ba kayong opening statement? Thank you, Mr. Chairman. I'll yield after yung sabay ko na po sa mga tanong kung okay, Mr. Okay, Chairman. Sige. Thank you po. Go ahead. Sinong gusto magsalita sa mga complainants? Ms. Apple? Your Honor, tulad niya po nang sabi ko, nandito po ako sa Pilipinas. So yung inalahad po ni Consen Cato, hindi ko po masasabi kung ano po. Okay. Or meron ba sa mga victim survivors natin na nandito sa Pilipinas na may feedback mula sa mga kamag-anak or kaibigan or kakilala na naging biktima ng Alpha Assistenza sa Italy na or sa Milan in particular simula Marso nung nakaraang taon. Kung meron mang silang naikuwento sa inyo na maaring feedback pang validate o pagbigay ng iba pang facts dun sa sinalaysay ni Congen na timeline ng mga pangyayari. Ayun lang po yung sinabi nila na sa August last week nga daw po nag-report na sila. And nung nagpa-Daily Tribune kami, may mga nababasa pa kami sa group chat na para naman daw pong walang nangyayari. So siguro nagkulang po si Congen sa pakikipag-usap sa mga biktima. Kasi ang kwento po ng iba, pag pumupunta sila, secretary lang yung nakakausap. Kaya hindi rin po sila, actually nung nagpa-media po kami, halos biktima po sa Milan na nag-push po sa amin. Wala na daw pong pag-asa. Wala daw po silang makita ang pag-asa. So August po, dumating sa inyo yung ganyang mga feedback na parang walang nangyayari at secretary lang nakakausap sa consulate. Opo, September po namin nababasa. September po namin yung nababasa sa mga group chat po. Okay, so August Madam or September. Chair, can I react? Opo. Salamat. Salamat, Mr. Chair. Excuse me. Okay, go ahead, Mr. Cato. Pwede po malaman kay Ms. Apple kung sino po yung nagsasabing hindi po namin inasikaso. Kailangan po may names po tayo kasi hindi po natin malalaman yung totoo dito kung sino po yung mga complainants. Are these real people or are these no, yung gross complainants? Yung sinasabi niya po, tuwing pupunta sila sa tanggapan ninyo, never niya kayong nakausap ng mga complainant, palaging sekretary ninyo. Hindi po totoo yan. Ako po mismo ay ang humarap sa mga complainants when they first arrived and I also met personally the other complainants who came in. They're constantly updated. Hindi lang po namin pwedeng sabihin yung
ongoing investigation natin sa kanila, but we constantly notify them of what's going on. Sir, kung nakakausap niyo po siya, si Ms. Apple, so sana hindi na siya pumunta sa media. Ba't pa siya pupunta sa media kung nakakausap na kayo? Hindi ko po alam. Sino pong nagpapunta sa kanila sa media yung dapat po natin itanong? Dahil sabi ko po kanina, Mr. Chairman, I was interviewed by the Tribune September 7. And I disclosed the investigation that we were doing. Sige po. I disclosed the steps that we were taking. But yet, they did not include that in their reporting. Okay, may interview rin po sila, Your Honor. May interview rin po ang usapang OFW where one of the complainants said, contrary to what the previous speaker was saying, Congen actually, inasikaso po kami. Inupuan po kami ni Congen, naghintay lang kami ng ilang oras dahil galing siya sa malayo, pero umupo pa siya doon. And sinabi pa po niya, and it's in the case I filed, that siguro po natulungan ng konsulata mga 200. So sino kaya po, I don't know why... Sino po itong nagsasabi? Si Merlinda Ontalan po. Natulungan niyo sila? And Merlinda Ontalan was one of the complainants. She was interviewed by Usapang OFW. Now, what really bothers me is that the accusations that I did not act...